pag kumakarera ka, dapat ang ibon mo, naka-cleansing. Inuuna nila, purga. Tapos, lilinisin mo yung katawan ng ibon. Tapos, may tinatawag pa silang flushing. Tsaka mo ipapasok yung vitamin. Ganon din sa karera. Sa breeding, ganon din. Cleansing ka ng ibon bago mo isalang. Bigay ka ng vitamin. Hindi naman puro vitamin ka naman ng vitamin. Parang tao yan, di ba? Pagka malinis ang katawan mo, iba pakiramdam mo. Eh, puro pagka binigyan ka puro ka vitamin, nalalata ka na eh. Ako si Chris Nunez, aka Chris Nunez Luke ng Tondo. Sa katulad niya sa breeding, dyan ako nagbabitamin sa breeding. Vitamin sila, ideal, mahal nga lang ideal eh. More pagka yung medyo nag-iinakay na sila, yung medyo malalaki ng konting ganun, na-ideal ko na yan, isa-isa. Isang araw, isa, bawat isang ibon, yung mga inakay. Tapos, electrolyte lang ako sa breeding, sa pag nagsusubo. Kaya lang, nakababa din yung mga grit mo. Pero pagka yung hiwalay na sila, binabakunahan ko na yan, di ba? Tapos, pagbakuna, pahinga mo na mga 4-3 araw, puro plain water lang sila. Pagka yung ano mo na sila sa kulungan mo, hindi na ako nag-ano ng vitamin. Kahit mga electrolyte, bihira ako mag-ano yan. Minsan siguro sa isang linggo, isang beses lang electrolyte. Lalo na pagka mga lumilipad na. Kasi mahirap magturo ng inakay. Lalo na rito sa lugar namin, ang daming nag-iibon dito. Kaya ako, pagka nagtuturo ako ng inakay, pag lumipad na, nakauwi. Tinatabi ko na yan. Pinaiidad ko. Ngayon, pagka medyo nakikita kong nag-grouping na sila, hindi ko masyadong pinapwersa ng lipad. Babayaan ko lang yan. Misal, sa umaga nga lang ako nagpapalipad eh. Pero pagka yung malapit na ang training, yan. Diyan ko na sila pino-force fly. Kasi pagka naglulugo, pag di ba, so pagka mga inakay, maglulugo niyan. Tapos, pahihirapan mo pa ng force fly, masakit ang katawan niyan eh. Kaya yung iba, flyer na, nawawala pa. Lalo na yung nasama sa ibang grupo, nakalas, eh, masakit na katawan niyan eh. Napababa, ayun, mga nahuhuli. Dapat, tapusin mo muna yung ano, huwag mo naman tabing-tabi. Pakawalan mo isang beses. Okay lang yan. Huwag mo nang bugawin. Pabayaan mo silang magpusan lipad. Pagka lumipad yan, ang ibon naman pagka yung maganda pakiramdam yan, lilipad ng lilipad yan eh. Hindi mo na kailangan puwersahin ng lipad yan. Pagka nakita mo, ganun na ibon, pakain mo na sana. Pakasukin mo, pakainin mo. Ganyan lang ang routine ko. Pagka nasumpungan ko lang pakawala ng sa hapon, pakawalan ko yan. Ang pinapakain ko lang nga lang dyan, mga timplado na ng mga nakasako. Dati nga, nagpapakain ako yung Sky High, ng breeder. Puro breeder lang ako. Ako, lumilipad ako ng ang ibong ko mula inakay, yun ang kinakain hanggang laban. May nagturo nga sa akin na ano, yung mentor kong ano, si yung kumpare ko. Kung ano yung kinakain ng inakay mo, kung ano magbago, yun na yun. Kasi ang ibon naman, kung ano yung gusto nila, di ba, maliban nila kung ginugutom mo yan. Hindi na mamimili yan, di ba? Kakain at kakain. Kakain at kakain yan. Lalo na yan, ang
hindi parang sa south, napakalayo. Tapos, jejetahin mo. Hindi ako nagjejeta ng ibon. Basta sa akin, gustong... Pag kumain sila ng ano, naghahanap pa, bibili ako. Ang ibon namang kondisyon, makikita mo eh. Kakain niyang konti. Papanik. Iinom ng konti, papanik na yan, magpapahinga. Ganun ang ibon. Basta ganun ang ibon ko, alam ko na, meron ng ano yan. May potential ng mananalo yan. Pero pag ang ibon ko, yung ano pa rin, yung... Misa may makikita kang ibon na medyo mahina pa eh. Sa liparan lang, di ba? Pagka lumayo, kakalas. Bababa yan, kakalas yan. Ako nakikita ko, may problema tong ibon na to. Titignan ko yun. Lagi kong pinag-aaralan yan. Hanggang ngayon, nag-aaral ako sa ibon. Pinakikiramdaman ko yan. Tignan ko kung may sakit, yung tae. Sabi nga nila, pagbasa daw ang tae ng ibon, may sakit. Hindi. Normal na tumain ang basa yan, lalo na sa umaga. Kasi pag pinalipad mo yan, iinom ng tubig yan. Natural, may basa yan. Lagi mong pakikiramdaman yung tae nila sa sa magdamag. Pagising mo ng umaga, di ba makikita mo na yung tae? Doon. Kasi pagka ikaw magamot ka sa ibon, natural na talaga laging basa ang tae niyan. Gamot ka ng gamot eh. Kaya ako lagi, sa umaga ako tumitingin ng tae nila. Kaya hindi ako nag-ano ng steel matting. Di ba yung flooring na ganyan? At tignan mo yung plier ko. Nakaano ako. Lagi kasi ako nakamonitor dun sa tae nila. Sa breeder, okay lang. Pag kumain na ng konti yan, pumili na ng kinakain nila. Namimili na. Uminom ng konti at umakyat na sa pugad. Yan. Kondisyon na yan. Tsaka ang ibon sa akin, pag lumipad, hindi ako nagpo-pause. Hindi nga ako nag-mid-toes eh. Moron ano lang ako, palipad. Lalo na pagkalaban, tanghali. Basta alas dos, alauna, yung kainitan. Paliliparin ko yan. Pero hindi ko pina-force fly. Paglipad, makikita ko naman ang ibon ko. Pagka lumipad na ng ano. Nakita ko yan, pagka tanghali, lumipad, dumiretso. Tumira na ng isang oras maigit. Maganda na ano nito, condition nito. Ako kasi pagkakatulad niya na mga lumilipad na yan, minsan sa isang linggo meron akong antibiotic. Maintenance ko na yon. Tapos yung may pang ginagamit akong gamot na pang cleansing din nila. Basta sa isang linggo, isang beses lang. Tapos moron tubig na ako. Pagdating, talaga nagbibigay ako ng ideal. Pero pag nakita kong halimbawa ang ibong ko hindi naman drug, hindi ko binibigyan. Pabayaan ko siya mag-recover ng sarili niya. Pagkakakarga ako ng Biyernes, inaanuhan ko siya. Yun nga, vitamin ako sa Biyernes. More on cleansing ka kasi ako ng Lunes, Martes, Merkules, Lunes. Hindi mo napapansin ang ibang newbie, bakit daw ang ibon nila galing na ng apari. Nag-clock na ng apari. Bakit? Pagdating ng Santa Ana apari, hindi nagka-clock. Kasi nga, yung ibon nyo doon sa Santa Ana apari, hindi tumawid ng lake. Sungay kasi yan eh. Oo. Kasungay yan. Lake yan. Malawak ko yun. Ngayon, pag hindi tumawid ang ibon mo dyan sa lake na yan, kapuntang apari-apari yun eh, hindi yan magka-clock. Iikot yan papuntang Aurora. Di, late ka na. Yung iba, hindi nga nakaka-uwi. Yun ang ano nila na, bakit Santa Ana, hindi nag-clock? Galing na ng apari yung ibong ko. Apari din yun.